Magandang araw sa ating lahat. Mabuhay ang ating senador pambansang Camao, Manny Pacquiao, sa napakagandang pinakita niya na sa laban niya sa Las Vegas. Congratulations, Senator Manny. Galak na galak ang buong Pilipinas at ang lahat ng mga Pilipino sa buong mundo sa iyong matagumpay na depensa ng iyong corona sa WBA. Okay, punta na tayo sa ating analysis kung bakit hindi nakaporma si Broner sa kanya. Kung napanood nyo, may link po dito sa baba. Kung napanood nyo yung aking analysis kung bakit mananalo si Pacquiao, totoo, no? Yung mga nasabi ko noon ay siyang nagkatotoo. Una, kitang-kita natin yung pagkakaiba ng Pacquiao noon at Pacquiao ngayon. Yung sinasabi ko nga dun sa unang video natin na bakit sigurado na ang panalo ni Manny Pacquiao. Una, nagbago siya ng style, di ba? Yung Pacquiao noon, meron tayong Pacquiao bago siya ma-knockout ni Juan Manuel Marquez at ang Pacquiao pagkatapos ng kanyang knockout. Pero etong huling dalawang laban niya, may kakaiba pa tayong Pacquiao na nakita. So una, dito muna tayo sa unang katangian ng Pacquiao pagkatapos na mapabagsak siya ni Marquez. Masyadong malinaw na ngayon na iba na yung style ni Manny Pacquiao. Totoong hindi na siya yung dating Manny Pacquiao na nakikita natin na lusob ng lusob na dinadaan sa bilis, lakas ang kanyang mga kalaban. So etong mas seasoned, mas sabi nga natin, 40 years old is 40 years old. Maging si Manny Pacquiao ay kinikilala yan, no? Na may kakaiba na sa kanyang pangangatawan. Yung recovery nga, ika nga, sa training pa lang, nag-adjust na. Doon muna tayo. Manny Pacquiao after ng pagkakatalo niya, pagkabagsak ni Juan Manuel Marquez. Ibang-iba na estilo ni Manny Pacquiao. Hindi na siya ngayon yung basta sugod na lang. Inadapt niya na yung ginagawa ng matagal ni Floyd Mayweather Jr. Na hindi niya intensyon na ang isip kagad, di ba? Floyd Mayweather, yung hindi siya tamaan ng kahit na ano. Hindi naman inadapt totally yun ni Pacquiao, pero yung mentalidad na manalo siya at all costs. Hindi na yung noon kasi ang pananaw ni Pacquiao bago siya mapabagsak ni Marquez, kinakailangan for the fans. Kinakailangan mapabagsak niya yung kalaban, umubugbog sarado niya yung kalaban para sa kasiyahan ng mga million-million fans niya sa buong mundo. At diyan naman siya minahal. Pero syempre, hindi naman siya bata na at saka dahil nga doon sa knockout na yun, natsambahan siya ng one lucky punch ni Juan Manuel Marquez, iningatan niya na rin yung kalusugan niya. So, ayaw niya na maulit yun, kaya kitang-kita niyo, may mga time, sabi ko nga, habang pinapanood namin ang live, kung nung old Pacquiao yan, matagal nang natulog si Broner, may dalawang round na kayang-kaya niya na nun. Naalala ko nung papano niya nilulusob, tuloy-tuloy na nilulusob si Eric Morales. At saka si Barrera nung panahon na yun, si Margarito, yung mga laban niya na yun na wala siyang pakundangan sa tamaan man siya. Pero ngayon, dahil masyado na siyang maingat, hindi na natin makikita si Pacquiao. At yan naman talaga ang dapat mangyari, no? Inadapt niya style ni Mayweather na ang gusto ni Pacquiao ay manalo na lang. So yun nga naganap, no? At pag ganito ang estilo ni Manny Pacquiao, kahit siguro 2 or 3 years pa, mahirap ang manalo sa kanya kahit yung mga batang boksingero. Katulad nung nahirapan din ang lahat na talunin si Floyd Mayweather. Dahil ang intensyon na lang ni Pacquiao ngayon, manalo na lang. Hindi niya na intensyon na pabagsak. Pero kung bibigyan ng pagkakataon, syempre, nariyan pa rin yun. Nariyan pa rin yung kung may chance siya na papabagsak. Nakita nyo naman yung laban si Broner, ilang beses na muntik nang mapabagsak ni Pacquiao. Ikalawa,
yung kitang-kita yung pagbabago, at inaamin naman to ni Pacquiao, yung pagbabago nila sa estilo ng pagte-training. Laging sinasabi ni Pacquiao yan na hindi na katulad nung bata siya, nung 20s, at yun yung nakikita ko eh, na may mga ilan laban noon, after, kahit after ng laban niya kay Marquez, na late rounds halos wala nang ibuga si Pacquiao kasi nasasagad. Saan nasasagad? Nasasagad si Pacquiao noon sa training. Hindi nirecognize na ng kanyang team. Nirecognize na nila, lalo na nung huling dalawang laban, na hindi na uubra yung dating pagte-train ni Manny Pacquiao nung siya ay na 25 hanggang 35 anyos pa. Dahil iba na yung recovery. Lagi niya sinasabi na overnight lang noon, kahit mapagod siya maghapon sa pagte-train, overnight lang. Sinasagad niya yung katawan niya sa training. Pagdating ng actual na laro, mani-mani na lang sa kanya yung 12 rounds. Pero hindi na kaya yan ng 40 anyos na katawan ni Pacquiao. At marami-rami rin naman bugbog ang inaabot niya. Kaya in-adjust nila to na pag napagod ng gusto si Pacquiao, eh nagbibigay sila ng time para magpahinga. Pero malaking factor talaga rito, kitang-kita na natin, yung si Broner. Malaking bagay din yung estilo ni Broner sa pagkakapanalo ni Pacquiao. Alam nyo, kitang-kita naman na gustong-gustong gayahin ni Broner yung style ni Floyd Mayweather. Si Floyd Mayweather, una, siyempre, Las Vegas siya, malaking kumita yan. Eh, sa laban nila ni Pacquiao o sa mga ibang kalaban, parang napupuntusan si Mayweather pag umiilag lang, eh, di ba? Si Mayweather, ano pagkakaiba nila ni Broner? Pareho naman silang takbo lang ng takbo o ilag lang ng ilag. Ang pagkakaiba nila ni Mayweather, at eto ang malaking nakita kong pagkakaiba sa harapan, ang pagkakaiba nila, si Mayweather, magaling umilag sabay suntok. Napakagaling ng counter-punching. Samantalang si Broner, eto kasi nga, dahil nag-adjust na si Pacquiao, hindi na siya yung sugod na pa. Si Pacquiao ngayon, nasuntok ka, pak, atras. So bago makasuntok si Broner, nakikita niyo lagi, lahat ng suntok ni Broner, wala na si Pacquiao, ang layo na ni Pacquiao. Kasi nga, pak, atras. Hindi katulad nung panahon noon, hindi lang umatras si Pacquiao eh. Pak, ilag, pak na naman. Ngayon, wala na yun. Iba na yung style ni Pacquiao. Suntok ng tatlo, atras, pahinga, bago uli lumusog. Hindi kaya ni Broner yung style ni Mayweather na napakalapit. Si Mayweather kasi, ang shoulder roll niya, napakalapit lang. Eh si Broner, napakalayo niya eh. Nagja-jab si Broner, miski siya, ang layo niya, hindi rin tumatama yung jab. Unlike si Mayweather, baka shoulder roll, pero ang lapit pa rin ng kalaban. Kayang-kaya niya pa rin patamaan. Yun yung pagkakaiba nila. Mas mabilis at mas magaling na counter-puncher si Mayweather. O, so, talagang, at isa pang problema ni Adrian Broner, yung, sa tingin ko, yung kakulangan niya ng pag-iisip. May time na nag-ano pa siya, no? Yung parang tuwan-tuwa pa siya. Samantalang yung time na nakasurvive lang siya kay Pacquiao ng isang round. At nung ini-interview, post-fight conference, ang paniniwala pa niya, nanalo siya. Hindi ko maintindihan kung paano siya nanalo. O yung hindi literal siguro. Malamang ang sinasabi niyang panalo pa rin siya dahil pera-pera ang labanan. Pero kung ganun ang mentalidad mo, na nanalo ka dahil malaki kinita mo, ay malamang talaga na hindi mo maabot yung status nila Manny Pacquiao at ni Mayweather. Na sila, pera-pera nga ang laban, pero kahit pera-pera ang laban nila, gusto pa rin nilang ma-entertain yung mga fans nila, gusto pa rin nila na manalo sa laban. So, ano ngayon ang mangyari kay Pacquiao? Saan na si Manny Pacquiao ngayon? Nakita naman natin, isa pang pagkakaiba at kitang-kita.